Magandang araw mga kabarangay na malugod na nakasubaybay sa ating programa sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. At maging sa abroad sa pamamagitan po ng GMA Pinoy TV at Live TV. Sa araw na ito ay isang katanungan ang ibibigay ko para sa inyo. Naranasan mo na ba na maikumpara ang tunay na pag-ibig sa wagas na pag-ibig? Nakakalito, hindi po ba? Lalo na kung ang wagas na pag-ibig ay matatagpuan mo pa sa taong hindi mo naman asawa. Mga kabarangay, upang lubos na maunawaan ang kwento sa araw na ito, samahan po ninyo ang inyong si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, isa po ako sa mga masugid na taga-subaybay ng inyong number one na programa. Halos lahat na yata ng papagtanungan ko ay walang magsasabi na hindi kanila nakikilala at ang iyong programa sa Barangay Love Stories. Isa ka rin po sa mga paborito naming DJ at ang programa mo dito sa Bacolod ay marami po ang sumusubaybay. At syempre, alam ko na sa buong Kamaynilaan. Ayon din yan sa mga nababasa ko sa internet at maging mga sa mga kakilala ko doon. Papa Dudo, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Rose. Iyan po ang aking palayaw. 48 years old at isang school head ng isang elementary school dito sa District of Panay, kung saan ako na-assign. Isang coastal barangay. Isang may bahay at nanay ng isang 19 years old na batang lalaki. Hayaan niyo po ako magsimulang isalaysay ang kwento ng buhay ko na nagsimula noong 1993. When I was assigned by DepEd in a remote coastal barangay with no electricity that time. May nobyo ako noon, isang seaman, punong-puno noon ang mga pangarap ang aming pagsasama. Nariyang may plano na kami na kapag napasok ako bilang guro, siya naman ay magpapatuloy sa pagiging seaman at sa susunod na taon ay ang aming pagpapakasal. Alam kong mahirap, Papa Dudot, ang magiging lagay naming dalawa, lalong-lalo na kung sasampa na siya ng barko, pero nangyari na nga ang kinakatakutan kong pag-alis niya sa Pilipinas upang magtrabaho bilang seaman. Halos mamatay ako noon sa lungkot, Papa Dudot. Ang maramdaman na milya-milya na ang layo sa akin ng taong pinakamamahal ko. Bukod sa pagkalungkot na mawalay sa piling ng taong pinakamamahal ko, nariyang sinabayan pa ito ng labis ko ding pagka-homesick. Yan ay noong kasalukuyang nag-aaral ako. 28 years old na ako noon at malungkot na mag-aral malayo sa pamilya ko. Pero sinikap ko pa rin na makapagtapos ng aking pag-aaral at makapasa sa teacher's board exam. My landlady was attentive to me na siyang magiging mother-in-law ko pala balang araw. May nag-iisa silang anak na lalaki at apat na anak na babae na lahat that time ay nasa abroad, kaya naman walang ibang nasa bahay nila kundi siya, ang asawa niya at anak niyang lalaki na tawagin na lang po natin sa pangalang Monching. Siyam na taon halos ang tanda ko kay Monching, Papa Dudot. Pero mas matangkad at malaki ang kanyang pangangatawan, kaya naman hindi halos mahahalata na mas matanda ako sa kanya. Sa tuwing magkasama kami, maala John Strada para sa akin ang datingan ni Monching, na labis ko palang hahangaan. Unang kita ko palang kay Monching ay masasabi ko na attractive siya, lalo na nang malaman ko na nag-aaral pala siya sa isang private school taking up marine engineering. Kaya naman kahit malayo ang agwat ng edad naming dalawa ay hindi pa rin maiwasan na maging close kaming dalawa. Sa tuwing uuwi ako ng poblasyon, tuwing weekend ay nagtatagpo pa rin kaming dalawa sa syudad. Kahit pa halos lagi naman kaming nagkikita sa bahay. Pero iba pa rin yung dalawa kami lang na magkasama na namamasyal sa poblasyon. Kaya naman hindi na rin nakapagtataka ng malaman ko after a year na mabubuntis pala niya ako. I was 28 years old at siya naman ay 19 years old. Nang malaman ko na nagdadalang tao ako, agad ko na itong pinarating kay Monching, at natural lamang sa isang 19 years old ang pagkagulat at takot sa malaking responsibilidad na nag-aabang sa kanya, ang pagiging ama, kaya naman naramdaman ko ang tila ba pag-iwas niya sa akin. Pero wala namang nagawa si Monching kundi ang panagutan ako nang pinilit siya ng kanyang mga magulang. September 12, 1994,
Apat na buwan na ang pregnancy ko at siya naman noon ay graduating sa kurso niya. Matapos ang aming civil wedding, akala ko noon ay liligaya na ako. Pero kabaliktaran pala ang mangyayari. Sapagkat kaysa magsama kaming dalawa ay doon na rin niya ako nilayuan pa. Madala siya sa poblasyon at ako naman ay sa bahay nila sa malayong barangay tumitira malapit sa school na na-assign ako. Kung pupunta naman ako sa poblasyon para dalawin ang mga kamag-anak ko doon at para makita ko din sana si Monching, madalas ay wala siya, tila ba nararamdaman kong pinagtataguan niya ako. Marahil ay labis din noon ang inis niya sa akin dahil sa nakasal siya. Nang wala sa oras dahil sa aminado naman ako na tila ba shotgun wedding ang nangyari sa aming dalawa. Yun nga lang, imbis na pamilya ko ang pumilit sa kanya, napanagutan ako ay mga magulang naman niya ang kumampi sa akin para pilitin siyang asawahin ako dahil na rin sa moralidad na issue. Mataas kasi noon ang respeto ng mga tao sa mga magulang ni Monching at ayaw ng mga ito na may masasabi ang tao laban sa kanila. Kaya naman hindi nila hinayaang takbuhan na lamang ako ng kanilang anak. Bagamat nakasal nga kami ni Monching, alam ko na labag ito sa kalooban niya. Kaya naman madalas din noon ang pag-iwas niya sa akin at pinaparamdam niya na tila ba malaking pagkakamali ang pagsama sa akin sa iisang bubong. Kaya naman labis ang naging depression ko noon, Papa Dudut. Mahirap na meron akong nararamdamang sama ng loob kay Monching. Pero wala man lang akong mapagsabihan nito. Madalas pa nga akong balisa at wala sa aking sarili. Isang beses na umuwi ako noon sa amin sa poblasyon. Maulan noon at sa labas pa ng aming bahay ang aming CR. Kaya nahirapan pa akong sadyain ito nang bigla na lamang akong nadulas at balakan ko ang unang nasa pol. Sa umpisa ay wala naman akong kakaibang naramdaman maliban na lamang nang umupo ako sa inidoro. Doon ay sumulpot ang gakamaong dugo mula sa akin hanggang sa umagos pa ang mas mabilis at mas maraming dugo sa hita ko. Agaran akong humingi ng saklolo sa aking mga kapatid at mga magulang. Sa ospital ko na rin nalaman ng isang masamang balita, ang paggawala ng batang dinadala ko. Ayon sa ultrasound ay malinis na raw ang loob ng aking matres at walang senyales ng kahit na anong buhay sa loob. Ibig sabihin ay nalaglag ang anak ko. Masakit na masakit para sa akin ang naganap, Papa Dudut. Pero walang kasing sakit din ang pagbaliwala naman sa akin ng aking asawa. Ni walang ano yun ni Monching na dumalaw sa akin para kumustahin ako. Kung buhay pa kami na nang mag-ina niya. At mas lalo pa rin nagpasama sa kalooban ko ay nang malaman ko na mas pinili pala ni Monching ang mga barkada niyang puntahan at magsaya kesa tingnan ang kalagayan ko. Sa paglabas ko noon sa ospital para magpagaling, madalas noon ang pagpirmi ko sa loob ng bahay. Nag-iisa at umaasa na isang araw ay uuwi si Monching para sabihing mahal niya ako at handa na siyang maging matured. Kaya naman labis ang naging saya ko noon nang dininig ng Diyos ang aking dasal na magbalik na si Monching kahit makasama nito ang mga barkada niya na sa unang gabi namin noon ay akala ko'y tabi kaming matutulog. Pero ang ginawa niya, sa kabilang kwarto pa siya natulog. Sa mga oras na yon, Papa Dudut, ay wala akong ibang kalaban kundi depresyon. Buti na lamang at meron akong trabaho na siyang naging outlet ko in releasing all the pain in my heart. Yung pakaramdam na pinabayaan ka at pakaramdam na nawalan ka ng isang anak. Partly, sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nag-ingat at maging si Monching sa pagpapabaya niya sa amin ang anak ko. Pero ano nga naman ang i-expect mo sa isang 19 years old na lalaki at hindi pa matured? Dahil na rin sa takot sa responsibilidad. Hanggang sa nag-decide na siya na sumunod sa tatay niya sa Bicol. Ayon sa kanya, tutulong daw siya sa tatay niya sa na-invest nitong palaisdaan. Sa tulong na rin ng apat na kapatid niya sa abroad. Samantalang ako ay naiwan lamang dito sa barangay kasamang namumuhay ang mama niya. Mas pinili kong dito tumira sa kanila para hindi niya makalimutan na may asawa siyang naghihintay sa kanya at madalang na lang akong umuuwi sa mga magulang ko sa poblasyon. Kung ano ang pagkukulang ng asawa ko sa akin ay siya namang pinupuno ng pagmamahal at kalinga na ginagawa ng pamilya niya sa akin. Kaya medyo nabawasan ang kalungkutan ko.
Sa mga panahong iyon ay alam kong galit pa rin ang nararamdaman ni Monching sa akin dahil sa pananaw na pinilit siya ng mga magulang niya para panagutan ako. Kaya naman mas pinili niyang magpakalayo-layo kesa makasama ako. Lumipas ang kalahating taon. Bumalik at umuwi na si Monching sa aming barangay. Tulad ng dati ay wala siyang pakialam sa akin. Kahit pa nasa iisang bahay lang kami. Ako naman tuloy lang sa buhay kahit pa mabigat sa dibdib ko at masakit pala talaga na baliwalain ang taong pinakamamahal mo. Pero ganun pa man ay hindi ko naman magawang magalit sa kanya ng lubusan. Dahil sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Kahit pa masakit papadudot, kakayanin ko dahil mahal na mahal ko si Monching. Nang matapos ang kontrata ng dati kong nobyo na seaman, doon pa lamang niya nalaman na nakapag-asawa na pala ko. Dahil wala pang cellphone noon at wala din naman kaming communication noong nasa barko pa siya. Marami ang nanghinayang sa hindi namin pagkakatuluyan, lalo na ang pamilya ng seaman. Dahil kung titingnan mo nga naman ay secured na sana kami kung kami ang magkatuluyan. Samantalang ako sa buhay ko ngayon ay naghihirap at puno ng pasakit sa aking damdamin. 2 buwan mula sa pagbabalik ni Monching ang asawa ko mula sa Bicol, ay nagulat na lamang ako nang pumasok siya sa aking silid isang hating gabi. Sa simula ay nagulat ako noon kung bakit, pero doon ko na rin naisip na ipadama sa kanya ang sakit na gustong kumawala sa dibdib ko, dulot ng pagpapabayaan niya sa akin noon at sa pagkawala ng aming anak. Pero mahina ako papadudot. Sapagkat sa isang yakap lang niya sa akin ay kakaibang gaan ang dulot nito sa pakiramdam ko. Ayon sa kanya, maging siya ay nagsasuffer din. Naramdaman niya ang pagkaawa sa akin kaya't pinasok niya ako sa aking silid. Mula noon ay nagsama na kaming dalawa bilang ganap na mag-asawa. Samantala ang nanay naman niya, ang mother-in-law ko, ay kailangan nang pumunta sa Bicol sa palaisdaan. Kaya naman naiwan na lamang kaming dalawa ni Monching sa kanilang bahay sa poblasyon. Mula noon nakala ko noon ay magbabago na ng tuluyan si Monching. Mawawala na ang pagkahilig nitong sumama sa mga barkada niya para maglasing at pag-uwi ng 10 oras ng gabi. Pero nagkamali pala ako. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang dating bisyo. Nariyang inatake sa puso ang papa ko ng Pasko at New Year. At wala man lang anino ni Monching na nagpakita para suportahan ako at ng pamilya ko. Awang-awa pa nga noon ang papa ko sa akin sa naging estado ng buhay may asawa ko. Buti na lamang at nagkaayos pa rin kami kahit papaano ni Monching. Bago bawian ang buhay si papa, kaya naman kahit papaano ay natuwa na rin si papa bago siya nalagutan ng hininga sa pag-aakalang nasa maayos na akong lagay. Yun din ang nasa isip ko noon. Na akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Halos mahigit 1 taon pa bago ako nabuntis muli. Sinabi ko pa nga sa sarili ko na sa 2nd pagbubuntis ko ay magmamatured na si Monching at gaganap na bilang tatay sa magiging anak naming dalawa. May 23, 1996 nang sinilang ko ang isang batang lalaki na pinangalanan naming Justin. Dahil malaki ang bata, kailangan akong masisaryan. Kailangan nang lumabas ng bata dahil sa sobrang stress sa loob. Nariyang sumagi pa sa isip ko at damdamin ko ang labis na takot na baka mawala pa siya sa akin. Kumapit ako noon sa paniniwala ko sa Diyos na hindi niya kami pababayaan ng aking anak. Kapag ginusto niyang ibigay ang isang bagay na gusto mo, ay ibibigay niya ito sa iyo. Buti na lamang at pinagkaloob niya sa amin at naging ligtas ang pagsilang ko kay Justin. Sa pagdating sa buhay namin dalawa ni Justin ng bagong sanggol na sinilang ko, yun na ang inisip kong simula ng pagbabago ng aking asawang si Monching. Baka sakali ngayong may anak na kami ay makuha na niyang pag-aralang maging matured na, pero nabigo ako sa pag-asang iyon papadudot. Sapagkat makalipas lamang ng 6 buwan ay nag-away kami ng matindi. Doon na sumabog ang lahat ng naramdaman ko. Mula noong iwan niya kami hanggang sa pagpapaalala ko sa kanya ng pagkawala ng panganay sana naming sanggol. Pagkalipas pa ng 2 araw mula nang nag-away kaming dalawa ni Monching, umuwi ako sa bahay namin na wala na siyang bakas
ng kahit na ano na magpapahiwatig na babalik pa siya. Iniwan lang niya ang anak namin sa bahay ng kapitbahay. Ayaw kong isipin na iniwan kami ng asawa ko, kaya naman upang mabilis ako makarecover, ay ginawa ko na lamang na abala ang sarili ko sa aking pag-aaral. Tuloy lang ako sa aking buhay, school, bahay at pag-aalaga ng bata. Hanggang lumipas ang isang linggo nang napagpasyahan ko na iwanan sumandali ang anak ko sa pangangalaga ng kapatid ko. Nang sa ganon ay magawa ko ng maayos ang papel ko bilang estudyante at guro at the same time. Masaya na rin ako kahit papaano na namumuhay akong matiwasay kahit pa sabihin natin na nag-iisa ako sa pagtataguyod ng aking anak. Busog si Justin ng pagmamahal mula sa akin at sa aking mga kapatid. Lumaki siyang malusog na sanggol noon. Maging ang boyfriend ng kapatid ko noon ay inari na rin siyang tunay na anak, kaya naman mami at daddy na rin ang tawag sa kanila ng anak ko. Dahil ang mga ito rin ang tumutulong sa akin sa pag-aalaga sa kanya sa tuwing abala ko sa aking trabaho. Naging komportable ang buhay ng anak ko at sa akin din na kahit weekend ko lang siyang nakakasama, samantalang wala pa rin akong balita mula sa asawa ko. Ayon lang sa iba naming kakilala, nasa Bicol daw ito kasama ng kanyang mga magulang. Ayaw din naman kasing makialam ng mga in-laws ko dahil nga away naming mag-asawa ito. At isa pa ay labas din naman sila dito. Reminders lang at guidelines ang sa kanila. Samantala, sa pagiging guro ay naging decente naman ang naging buhay ko dito sa barangay at maging mga respeto ng tao sa akin dito ay tumaas. Yun nga lang, hindi maikakaila ang labis kong kalungkutan sa ginawang pag-iwan sa amin ni Monching. Hindi ko nga lang pwedeng gumanti sa kanya o gumawa ako ng isa ring kasalanan na siyang maaaring maging dahilan ng pagkawasak ng aming pagsasama. Ayaw kong balang araw ay sisihin ako ng aking anak. Alam ko kasing may mga babae siyang naging karelasyon sa Bicol, pero okay lang para sa akin yon sa paniniwalang wala namang mawawala sa kanya dahil lalaki naman siya. Hanggang sa umuwi lahat ng kapatid niya mula sa abroad, dahil ang isa sa kanila ay magpapakasal na. May imbitasyon na kailangang pumunta kami ng anak ko. Sa simula ay puno ako at ang pamilya ko ng pag-aalinlangan na pumunta. Para sa ano pa? Nabuhay naman kami kahit wala siya sa buhay namin. Almost 3 weeks kong pinag-isipan yon kung pupunta kami o hindi. Hanggang isang araw, naglalaro noon ang anak ko and he was 2 years old that time. Pinagmamasdan ko siyang mainam hanggang sa doon ko na sinimulang kausapin ang sarili ko. Bakit ko paiiralin ang pride ko at ang pride ng pamilya ko? My son has the right to know kung sino talaga ang totoong tatay niya. Ayaw ko naman na hanggang sa paglaki niya ay tinatanong niya sa akin kung bakit wala siyang amang nakilala. Kaya naman doon na rin ako nakapagpasya na pumunta sa bahay ng mga kamag-anak ni Monching sa poblasyon. Nagtampo pa nga noon ang pamilya ko pero alam kong pagdating ng panahon, mauunawaan din nila ang naging pasya ko. Doon ko nalaman na kailangan ko palang pumunta ng Bicol sapagkat doon gaganapin ang kasalan. At magkakaroon din ng mini reunion at syempre andun si Monching. Lahat ay nakangiti at tila ba nag-i-enjoy maliban na lang siguro sa akin at sa asawa kong si Monching. Nagtapos ang okasyon na hindi man lang kami nag-usap ni Monching. Hindi niya ako pinapansin maliban kay Justin. Hanggang sa my father-in-law ask me kung pwede ko daw bang iwanan ang anak ko sa kanila. Total ay babalik din naman ako for my master's studies in Manila sa summer break. Hindi naman ako tumutol sa kahilingang ito ng aking father-in-law. He's a man of few words. At isa pa ay mataas din ang respeto ko sa kanila, maliban pa roon ay alam ko kung gaano sila kasabik sa kanilang unang apo na lalaki pa. Yun ang naging setup namin noon. Hanggat hindi pa nag-aaral ang anak ko sa formal school, sa kanila muna ang bata. Si Monching gagampanan niya ang kanyang pagiging tatay. Every summer pupunta ako sa Maynila for my master's degree and every weekend naman ay sa Bicol ako. Naging mabait din ang mga magulang ni Monching sa akin dahil sila ang nagpapaaral sa akin sa Philippine Normal University, taking up MA in Education. Ayos naman ang lahat sana, hanggang sa magpahiwatig na rin si Monching ng kanyang pagbabalik sa buhay naming mag-ina.
Noon naman ay ayaw ko nang sumakay pang muli sa palipadhangin niya sa akin. Na kesyo mahal niya ako, pero sa bandang huli pala ay iiwanan din pala niya. Ang tanging nais ko lamang noon, papadudod, ay turuan siya ng lesson sa mga pagkakamali niya. Hindi tama na iniwan niya kami noon at pinabayaan pa. Pero lumipas pa ang 2 buwan hanggang sa mag-decide na siya na magstay sa bahay namin noon, at paminsan-minsan ay sa Bicol din siya para tumulong noon sa kanyang mga magulang. Yun ang naging setup namin hanggang sa maging graduating na ako noon sa aking masteral, at mas nanatili na lamang siya ng mas matagal sa bahay ng kanyang mga magulang sa Bicol bilang kailangan niyang tumulong. Ang anak ko ay dito sa school na aking pinamumunuan naman nag-aral mula grade 1 hanggang grade 6. Ganun pa rin ang setup namin mag-asawa. Kung bakasyon, sa Bicol mag-i-stay ang anak ko at ako naman sa masteral ko. Sa bawat pagdating namin sa Maynila ay pinapasundo kami ng asawa ko sa pinsan niyang isang seaman na sa bawat bakasyon namin ay end contract naman siya sa pagsampa sa barko. Siya ang tagasundo sa airport to terminal ng bus papunta ng Bicol. 1 week lang ang stay ko sa Bicol at babalik namang muli sa Maynila for enrollment sa summer class ko. Siya rin ang sumusundo sa terminal sa akin pagkagaling ko sa Bicol. Tawagin na lang natin ang pinsan ni Monching sa palayaw niyang Lito. Pinsang buo siya ng asawa ko. Bachelor, seaman at masasabi kong magandang lalaki din. Sa tindig at porma niya, masasabi ko na rin swerte ang sino mang babaeng magugustuhan niya. And to cut it short, ang gwapong pinsan ng asawa ko ang naging personal driver at alalay ko noon sa school. Sa tuwing nakakasama ko si Lito, doon ko naman mas napapansin ang pagkukulang ng asawa ko sa akin. Hindi ko kasi maiwasan na ipagkumpara ang kanilang ugali. Marami akong nakikitang magandang katangian kay Lito na wala sa aking asawa. At kahit pa nakasakay na siya sa barko at nagbabiyahe sila sa iba't ibang mga bansa, ay sinisigurado pa rin niya na nagagawa niya akong kumustahin sa pamamagitan ng pagtawag sa cellphone. Sa simula ay iniisip ko na lang na pangungusta lamang yon, isang pagmamalasakit ng kapamilya. Pero dumaan pa ang ilang buwan na sa bawat beses natatawag siya at mag-uusap kami ay nagiging iba na ang takbo ng mga pangyayari. Maging nararamdaman ko para sa kanya, nahuhulog na yata ako sa pinsan ng asawa ko. Masasabi kong may kakaiba ang tibok ng dibdib ko noon, Papa Dudot. Talagang nai-in-love na ako sa pinsan ng asawa ko. Sabi ko pa nga baka naman nalulungkot lamang ako kaya ganun na lang kabilis akong ma-in-love sa kanya. Madalas ko kasing paghanapan ng mabubuting katangian ng asawa ko mula sa ugali ni Lito. Marahil, ang isa rin sa mga factor ay ang madalang na pag-uusap namin ng asawa ko. Na noon ay wala pa rin cellphone dahil may kamahalan pa rin naman ang cellphone noong 2004. Kaya't madalang kaming makapag-usap. Ganun lagi ang pangyayari. Mas madalas na si Lito pa rin ang kausap ko kesa sa asawa ko. Bago bumaba ng barko si Lito noong summer of 2005, graduation ko na for my master's degree, ay tinawagan pa niya akong muli. Noon ko na rin lakas loob na itinanong kay Lito ang mga ito. Lito, alam mo ba na nararamdaman ko na sobrang bait mo sa akin? Mahinahong sabi ko sa kanya. Oo naman, alam mo naman kung gaano ka kahalaga sa akin eh, sagot naman niya. Dahil sa pinsan mo ang asawa ko, mabilis na pagtatanong ko naman sa kanya. Pero imbis na sumagot ay tila ba natahimik si Lito at nag-isip kasabay ng kanyang malalim na paghinga. Doon na rin ako noon nakaramdam ng kabasa kung ano ang maaring maging tugon sa akin ni Lito. Alam mo ma'am, mula pa noong una kitang makita, mula pa noon hanggang ngayon naging saksi ako sa paghihirap mo na dulot ng pinsan ko sa buhay mo. Nangihinayang ako sa iyo kung bakit pa kasi napunta ka sa ganong klase ng lalaki na napaka-irresponsable. Hindi kanya binibigyan ng pagmamahal na kailangan mo. At iyon ang dahilan kung bakit ako naging mabait sa'yo. Mahal kita ma'am. Minamahal kita ng walang hinihintay na kapalit. Kung maaalala mo ma'am,
Lahat ng pabor na hinihingi sa akin ng pinsan ko tungkol sa iyo eh, ginagawa ko. Paraan ko din yun para mas makilala ka at mas mapalapit ako sa iyo. Gusto kong punan ang lahat ng pagkukulang niya bilang asawa mo. Isang mahaba at punong-puno ng nasasaloob na sagot sa akin ni Lito. Alam mo ba na kasalanan na may maramdaman kang pag-ibig sa akin? At ako din para sa iyo? Aaminin ko na rin, Lito. Tulad mo na nagmamahal sa akin, gusto rin kita. Pero iba pa rin siguro ang pag-ibig ko para sa asawa ko. Basta, nalilito ako sa kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Sana maunawaan mo ko. Hindi pwede na dalawa kayong mamahalin ko ng sabay. Ayaw kong mamangka sa dalawang ilog. Hanggat makakaiwas ako, iiwas ako. Ayon pa sa huli namin pag-uusap ni Lito sa telepono ay nauunawaan daw niya kung bakit hindi kami pwedeng magkatuluyan. Pero hayaan ko lang daw siya na mahalin niya ako sa paraang kaya niya. Kung bakit hindi pa daw kami sanang nagkatuluyan. Para masaya sana kaming nagsasama ngayon. Basta abangan ko daw siya sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas para mas mapadama niya kung gaano niya ako kamahal. First week of March 2005 nang buwaba sa barko si Lito. End of March 2005 ang graduation ko for my master's degree. On leave din ako sa school na pinagtuturuan ko kasi I have to be in Manila to prepare everything. Hindi rin makaka-attend ang asawa ko dahil sa mismong araw ng graduation ko ay harvest time nila sa fish pond ng father-in-law ko. Kailangan niya kasing tumulong doon kaya naman hindi ko na siya pinilit pang magpunta pa sa Maynila. Si Lito naman ay susunduin ako sa airport. Noong pagdating ko sa airport, hindi ko maiwasan na hindi siya titigan ng matagal at ganun din siya sa akin. Niwala kaming naging salita noon, Papa Dudot. Tanging titig lang ang naging batian naming dalawa. On that moment, doon na rin unti-unting bumalong ang mga luha ko na tila ba kay tagal na palang naipon sa aking mga mata. Hindi ko alam, Papa Dudot, pero napaluho na lamang ako noon. At ang tanging alam ko lang, kaharap ko na ang taong totoong nagmamahal sa akin. Ang taong binibigyan ng halaga ang paghihirap ko at ang mga achievements ko sa buhay. Ako pa mismo ang unang lumapit sa kanya at humawak sa kanyang mga kamay. At bigla na lang niya ako niyakap ng walang kasing higpit na tila ba pagpaparamdam ng kanyang pagmamahal at pananabik. Sabay bulong sa akin ang "I love you, ma'am." Doon naman, Papa Dudot, ay pinakawalan ko din ang aking mga sakit na nararamdaman sa aking dibdib. Inanggap ko ang walang higpit niyang yakap at noong mga panahong iyon ay tila ba wala akong takot na gawin yon. Basta para sa akin ay wala akong maisip na kasalanan na ginagawa kami. I was 40 years old that time at si Lito naman ay 35 years old. Mas tumindi ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya kumpara sa mga tawag niya sa akin sa cellphone. Iba pala talaga kung kayakap mo na ang taong pinakamamahal mo. Kaugalian na, na habang nagmamarcha ang mga graduates ay kasama nila ang kanilang anak o asawa during processional. But in my case, si Lito ang tangi kong kasama. Wala ang anak at ang asawa ko. Akala pa nga ng mga fellow graduates ko ay asawa ko si Lito at sa tuwing magtatanong sila, ngingiti lang ako sa kanila. Magkakatingin na lang kaming dalawa ni Lito, sabay tatawa ng sabay. Bubulong pa siya sa akin ng, "Sana ako na lang ang asawa mo, ma'am." Pagkatapos ng graduation ay kumain lang kami sa isang malapit na mall sa City Hall ng Maynila. Walking distance lang ito sa PNU at pagkatapos noon ay doon na rin naming ginawa ang hindi dapat. Masakit man sa aking puso pero kailangan kong kausapin si Lito ng masinsinan. Doon ko na rin tinapad si Lito na huwag na sana kaming lumampas pa sa kung ano man ang nararamdaman naming dalawa dahil kasalanan ito. All of a sudden ay nakita ko na lang na unti-unting pumapatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Pinipigilan pa niya ito pero hindi na maikakaila dahil anumang pigil niya ay tila ba mabigat na ito sa pagkakapuno ng luha. Napaiyak na rin ako sa awa sa aming mga sarili.
Alam mo, Lito, guwapo ka. May ipon, may magandang trabaho at magandang buhay para sa magiging asawa mo. Bakit hindi mo nalang ibuhos ang pagmamahal mo sa akin sa ibang mas nararapat na babae? Yung walang asawa at anak, sabi ko sa kanya. Alam mo, ma'am, tumubo ang pagmamahal na ito sa puso ko kahit na walang nagtanim at nag-alaga. At kahit siguro, alam ko na walang katuparan ng pagmamahal natin. But in time, magiging tayo din. Hindi man ngayon, siguro sa susunod nating mga buhay. Siguro nga tama ka. Makakahanap ako ng ibang babae na pwede kong mahalin pero sa ngayon, ma'am. Siguro hayaan mo muna ako, ma'am, na mahalin ka sa paraang alam ko. Just let me love you. Hindi na ako umuwi noon sa dorm sa loob ng campus. Imbes ay sabay naming hinintay ni Lito ang paglubog ng araw. Mula sa mall ay naglakad kami sa Rojas Boulevard. Wala kaming ginawa magdamag kundi ang magkwentuhan at alalahanin ang mga bagay na pwedeng magpasaya sa aming dalawa. Mga pangarap namin sa buhay. Yun nga lang, talagang nasa katotohanan na hindi pwedeng maging kami. Hinintay namin ang araw doon hanggang alas 6 ng umaga. Hinatid niya ako sa dorm at nag-impake lang ako at sinamahan na rin niya ako papunta ng terminal ng bus papunta ng Bicol. Ang pagmamahala namin ni Lito ay walang assurance. Walang pangako sa isa't isa. Parang buwan na nandyan. Naghihintay na dumilim ang kalangitan para lumiwanag at magbantay sayo. Bago siya bumaba ng bus ay hinaligan niya ako ng marahan sa aking mga labi. Sabay yakap din sa akin ang mahigpit. Kasunod din noon ang pagbulong niya sa akin na, "Mahal na mahal kita, ma'am. At kahit saan mang sulok ng daigdig ako, dalhin ang aking mga paa. Ikaw pa rin ang laman ng puso ko." Mga alas 8 na ng gabi nang nakarating ako sa Bicol. 2 days pa ang harvest time at pagdating ko sa fish pond, nakita ko sa mga mata ng asawa ko ang pagkakasabik at tuwa na hindi ko dating nakikita sa kanya. Binati pa niya ako ng congrats. Maybe it was God's way. Sinubukan lang niya ako kung magiging matatag ako at nagpasalamat ako na hindi ako nagpatianod sa agos at bugso ng aming damdamin. Kung tutuusin ay pwede akong sumama na sa kanya o gumawa ng pagtataksil kay Monching. Pero tulad pa rin ang sinabi ko noon ay ayokong sisihin ako balang araw ng anak ko kung bakit nawasak ang buhay namin. Kaya't hindi ako nagpatianod sa tukso at walang nangyari sa amin ni Lito. Bagamat natural siguro na makaramdam ako ng ganoon, lalo pat malaki ang pagkukulang sa akin ni Monching. I know it's a sin, but I ask forgiveness for my act. And I see to it na hindi na muli kaming magkikita pa ni Lito. At kung magkita man kami, sa tingin lang kami mag-uusap. Sa ngayon 2013 ay nasa Bicol pa rin ang asawa ko at abala sa pagpapalawak ng kanilang fish pond. Ang anak namin ni Monching ay graduating na sa high school. Si Lito naman ay muling sumakay sa barko. At ako naman, ranking na sa promotion for Principal 1 sa district namin. As I recall ay mas nag-survive ang relasyon naming dalawa ni Monching kung long distance relationship kesa sa magkasama kaming dalawa. As of now ay masasabi ko na masaya kami sa ganitong setup. Every sem break ay pumupunta kami ng anak ko sa Bicol at kung minsan, yung asawa ko naman ang umuwi dito sa barangay namin. We took our vacation in Boracay na kaming tatlo lamang. Si Lito, sa huling balita ko sa kanya ay may asawa na isang dating OFW sa Singapore. Meron na rin silang anak na inaalagaan ng kanyang asawa. I almost complete the 3 wishes in my life. Una, magbago eventually ang asawa ko na mahalin ako at bigyan halaga ang pagkatao ko. At siyang nangyayari naman ngayon. Pangalawa, makapagpatayo kami ng sarili naming bahay na mula talaga sa aming pinaghirapan. 2003 nang matapos ang pinatayo naming bahay dito sa barangay. At pangatlo, matapos ko ang master's degree ko in time. Natupad na halos ang lahat ng aking kahilingan. Ito marahil ang plano ng Panginoon sa akin sa tamang oras. Minsan kung may family gathering sa side ng asawa ko at kung off-board naman si Lito ay nagkikita rin kami. A simple hi and hello na lamang.
Pero kung tumingin ako sa mga mata niya, andun pa rin ang kislap ng pagmamahal niya sa akin at inaamin ko na ako rin sa kanya. Hanggang dito na lang ang sulat ko at sana ay may natutunan din ang mga avid listeners ninyo sa mga nangyari sa buhay ko. Na hindi lahat ng pagmamahal ay kasalanan, lalo na kung ilulugar mo lang ito. Good day and God bless. Ang inyong kabarangay, Rose. Maraming salamat Rose sa pagbabahagi ng iyong barangay love stories. Tama ka no? Okay lang na may nararamdaman kang pagmamahal sa iba. Pero hanggat maaari, tigilan mo na ito. Nakakatuwa na sa mga pagkakataon na pwede sana kayong gumawa ng kasalanan ay mas pinili ninyong dalawa na huwag itong gawin. Nariyan pa rin ang respeto mo sa iyong asawa. Bagay na hinahangaan ko at siguro maging ng ating mga listeners. Talagang nabigyan mo sila ng isang napakagandang kwento at aral mula dito.